Simula nang pinapaputok ng mga petitioner ang isyo tungkol sa naging failure umano na hindi nakapag-file ng tamang oras si BBM sa kanyang income tax return. Idinidiin din ng petitioner ang fake news na hindi pagbabayad umano ni BBM na wala daw silang maipakitang resibo na nagbabayad si Bongbong Marcos. At ang tanong ng Comelec Commissioner na Zeroena Guazon kung dapat ba na sa korte magbayad ng penalty si BBM. Iginiit naman ng kampo ng BBM, nagbayad sila ng penalty sa Land Bank at ito ang otorisadong ahensya para sa pagbabayad ng buwes o kaya ng multa. Pero mukhang iginiit din ng petitioner na meron daw dapat bayaran sa korte na penalty. Sa mga nakapanood ng nasabing hearing, idinagdag pa ng petitioner na up to now daw, hindi pa nagbabayad si Bongbong Marcos ng kanyang tax. Ang nakapagtataka nito, bakit hindi alam ng petitioner na hindi naman otorisadong ahensya ang korte para manguliktan ng multa sa isang tao na may pagkukulang sa pagbabayad ng tamang buwes. Hindi ba dapat na official receipt lang ang hahanapin ng korte para dito? Pinapasinungalingan nila yung mga ebidensya galing sa BIR. Yun ang una nilang argumento na dapat i-disqualify daw si BBM. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and like na rin sa mismong video. And click the notification bell para ma-update ka sa bago ko pang mga video. Ayon sa pahayag ni Attorney Tony Labinya, mananalo daw si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng petition na isinampa para sa kanselahin ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa political doctrine na dapat ang taong bayan ang magdesisyon at hindi ang mga korte. Ito ang naging pahayag ni Attorney Tony Labinya, dating dean ng Ateneo School of Government sa panayam ng ENC at sinabing hindi pwede i-disqualify ng korte ang nangungunang kandidato na katatanggap ng malaking suporta sa mga botante. Saad pa niya, there is also a strong argument why this should be dismissed. The ultimate one is a political question, especially a leading candidate. You should not disqualify a leading candidate that seems to have the support of many people because you are depriving the people of their choices. That is political law 101, that certain thing will be decided by the people and not by the courts. Idinagdag pa ng abogado na itinuturo ito sa mga law school, particular sa disqualification cases sa eleksyon. Ayon kay Labinya, I teach constitutional law, political law, and election law. When I teach this, I always tell my students, when you look at the disqualification cases, you look at the law of course and the jurisprudence. Paniniwala pa ni Labinya na malamang ay hayaan ng Comelec maging ng Korte Suprema na ang tao ang magdesisyon sa kahihinatnan ni Marcos Jr. sa darating na halalan at hindi sa korte. Dagdag pa ni Labinya, I'm inclined to think that most likely Bongbong Marcos will prevail in the disqualification cases because more than anything, the political question doctrine, the court cannot decide this. It should be the people that should decide this. Isa pang legal na argumento na madalas din umanong ginagamit sa mga korte ay ang kwalifikasyon ng isang pangulo na malinaw na nakalagay sa ating konstitusyon. Liwanag pa ni Labinya, the qualification for president are laid down in the constitution and it's very simple. A voter, a citizen, a natural-born citizen, 40 years, can read and write. That's just very, very basic. Now that goes down to the question. Is he a voter? Can he be considered a qualified voter?
because that's where the disqualification can come in. Matatandaan na patuloy na dumarami ang mga eksperto sa batas na nagsasabi na kwalipikadong tumakbo si Marcos Jr. kasabay ng pananaw na kung hindi mahina ay walang legal na basihan ang mga ito. Kamakailan ay binasura ni Attorney Emmanuel Samonte Tipon, abogado na nakabase sa Estados Unidos at dating dean ng Northeastern University College of Law, ang mga petisyon na isinampalaban kay Marcos Jr. dahil umano sa kawalan ng basihan at ebidensya. Maging si Ateneo Law Professor at dating DOJ Secretary Alberto Angra ay nagpahayag na malabong umusad ang mga petisyon laban sa dating senador dahil sa mahinang kaso. Ganon din ang opinyon ni UST College of Law din Nilo Divina nang sabihin nito na hindi uobra ang kaso dahil din walang legal na basihan. Ayon nga sa naging komento at reaksyon ng ilang netizen, bakit nga ba unfair ang isi sa feel? Too sad pero Lord, ikaw na po bahala sa kanila. Basta alam po namin na no one is above the law of God. Ikaw po ang magbibigay sa sambayan ng Pilipino ng tunay na katarungan na di kayang pigilan or pigilan ng sinuman. Si BBM ang nakatadhana maging presidente ng bansa. Siya ang ibibigay ng Diyos para sa bansa. Kaya kahit anong gawin o paghahadlang, di kayo magtatagumpay dahil ang Diyos ang kakampi natin mga supporters na BBM Sara. Just ring the alarm BBM kung kailangan ang mass action, walang COVID-19 o anumang variant nito ang makahadlang kung ikaw ang magsabi. Si COVID-19 ang tumatabi-tabi pag magalit ang mga tunay na patriot Pilipinos. Ano naman ang inyong masasabi sa usaping ito? Mag-comment lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe and click na rin sa notification bell para ma-update kayo sa iba ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood!